Hello everyone, so welcome to my page. So itong video na to ay simple video tutorial on how to use Google Classroom sa pag-join ng class at sa pag-submit ng assignment. Okay, so itong video na to ay para sa mga beginners and first time user ng Google Classroom. Okay, marami kasi ang nalilito at nag-a-adjust sa paggamit ng Google Classroom. Okay, first thing first, kailangan meron kayong Google Classroom na app dito sa cellphone ninyo. Okay, so ito nga palang video tutorial na to ay gamit ang cellphone. Iba kasi ang setting kapag laptop ang gamit. Okay, so download na yung Google Classroom sa cellphone nyo. Okay, so ayan, meron na akong Google Classroom. Then pwede ko siya na i-click na. Okay, kapag kinlik nyo yung Google Classroom, makikita nyo dyan yung page na yan. So, empty. Okay. Bago kayo makapasok ng Google Classroom, dapat meron kayong Google account or Gmail account. Okay. So, may Gmail ako. So, ayan na. Makikita nyo may letter J. So, yan yung pangalan. And then, yan yung page na kung saan kapag kinlik na yung Google Classroom, nandyan ka na. Since wala ka pang section or classroom na kinabibilangan, so dun, ngayon ka palang papasok. So ngayon, pagpasok, nakikita nyo dyan yung kulay blue na may plus. Click nyo lang yung plus. And then makikita nyo doon meron ang halagay create class and join class. Since ikaw ay estudyante, join class ka. Pero kung ikaw ay teacher, create class. So dahil ikaw ay estudyante, join class. Okay. So bago ka pumasok din sa Google Classroom, dapat alam mo yung class code ninyo. Okay, so saan makukuha yung class code? Makukuha yan sa inyong advisor or sa subject teacher. So, since nakuha ko na yung code, makikita nyo dyan yung rectangle na blank space. Then, press nyo lang na matagal and then paste. Okay, so andyan na yung code and then join. Tayo natin mag-load. Okay, so yung code na yon ay sa section ng grade 6 son. Okay, so doon ka mapupunta. Okay, so ito yung page na classroom ninyo. So, dyan sa page na yan, makikita nyo dyan nakalagay stream, classwork, and people. Sa stream, nandyan nakapost lahat yung mga pinapost ni teacher. Guidelines, announcements, and then yung ano din, yung assignment, nandyan lahat. So, lahat mga pinopost, dyan makikita sa stream. Ngayon, yung classwork naman, dyan makikita yung mga assignment or ano man yung pinapagawa sa inyo ni teacher. Sa people, nandyan yung teacher nyo, nandyan yung mga classmate nyo. So, ang concern natin ngayon is, paano ba magpasa ng assignment? Okay, so ngayon, kung magpapasa ka ng assignment, pindutin mo yung classwork, and then makikita nyo dyan yung topic. Okay. And then, i-click nyo lang. Ayan. So, nakalagay yan. May 15 points yung total nung worksheet na yan. Okay. So, sasagutin mo. Then, titignan mo muna yung attachment ni teacher para makita mo kung ano yung sasagutan mo. Okay. Sa Google Classroom, okay, so, flexible siya. So, pwede ka rin sumagot mismo sa worksheet na sinend ni teacher. Or hindi naman, pwede mong picturean yung ginawa mo. Kunya, ginawa mo siya sa notebook, picturean mo din, tsaka mo siya sisend. So, later, makikita niya. So, for the meantime, ito munang paano sumagot sa mismong worksheet na sinend ni teacher. So, dito na tayo sa page na kinlik natin kanina. So, paano tayo maglalagay ng sagot dyan? Sa taas, makikita niya yung parang may pencil. I-click nyo lang yun. Ayan. So, enabled na siya para makalagay ka ng
word, okay, or ng answer. Okay, sa may baba, ayan, may pen dyan. So, pindutin natin yung may letter A. So, isabihin, magta-type ka ng word. Okay, then click lang natin yung screen. Then, lalagay dyan, type something. So, halimbawa, sasagutan mo yung number 1. Kunyari, ang sagot niya ay 8 bits. Okay. So, after masulat, pwede nyong i-minimize, i-maximize, i-adjust yung size nung ginawa ninyo dito sa may dulong-dulo sa left. Okay? Ayan. So, pwede mo siyang ma-adjust. Ayan. Okay? So, ayan na. So, may sagot ka na. And then, another one. Kung sasagot ka ulit, so type lang ulit tayo. Sagot, halimbawa ay six bits. Okay? So, adjust ko lang konti. Then, kapag gusto ko siyang i-resize, ayan, yung size mismo ng font. Ayan. Okay? So, kung i-send mo na, kung nga tapos na, nasagutan mo na siya, punta kayo dun sa may upper right, yung 3 dots, makikita nyo dyan yung save and send Google feedback. So, ang gagawin nyo ay save. So, when saving, ayan, wait natin. Pag sinave natin, ma-attach na siya dun. Ayan, nakita nyo yung work sa may baba edited kasi nagsagot ka nga dun sa worksheet ni teacher. So, wala ka nang mabaguhin. Kung tapos ka na, then turn in. Okay? Nag-resubmit ako kasi meron akong ginawa kanina ng sample eh. Pero kung wala naman turn in, ito yung mangyayari pag tinurn in mo na automatic. Nakalagay work submitted. Okay? So, kanina kaya resubmitted kasi meron akong ginawa na previews and then tinanggal ko ulit. Kaya mag-resubmit. So, ngayon, ito. Hindi ka sasagot mismo dyan sa worksheet. Galing mismo sa notebook, then pinicturean mo. So, paano gagawin? So, dito may nakita yung arrow pata going up. So, i-press nyo lang yon. Okay, unsubmit. Okay, unsubmit. Kasi hindi pa kayo tapos eh. Pwede nyo palitan yung kanina, pwede nyo i-delete. Yung X dyan yon, pwede nyo i-press. Or if not, gusto nyo i-maintain yung sina nyo, okay lang yun. Pero kung hindi, pwede nyo X and then remove. Nagbago isip nyo, picture na lang. O, the artwork. So, sa artwork, makikita nyo yung screen nyo. Meron dyan nakalagay drive, camera, scanner, upload, link, and create. So, kung image ang isi-send ninyo or video or something, sa upload kayo. So, sa upload, itadirect kayo yan sa drive ng cellphone ninyo kung saan nandun yung picture na isi-send mo. Okay, halimbawa, isi-send ko to. So, yan ay video. So, pwede rin mag-send ng video kasi upload eh. Pwede rin namang image. So, halimbawa, image. Antayin na muna natin mag-download. Mag-upload pala, I mean. So, video. Kung video yung ginawa mong assignment, ma-attach siya dyan. If not, kung image naman, artwork lang din. Puro artwork lang kung may dadagdag kayo. So, idadirect kayo ulit nyan sa cellphone ninyo. Then, kung image yung isi-send nyo, i-click nyo yung image kung saan yung gawa ninyo. And then, so, wait natin ma-attach. So, ayan na siya. Okay, nandyan na yung sagot ninyo. Kung ito naman, mayroon pa isa pang way paano sumagot ng assignment, pwede rin yung empty parang bond paper or empty paper, ganun. So, pwede nyong pindutin yung create. So, sa create, nandyan yung docs, slides, sheets, and PDF. So, pwede yung PDF kasi kapag docs naman, automatic may PDF format yung gawa mo. So, like for example, docs na lang tayo. Okay, docs. Wait lang natin. So, pag andyan na kayo sa docs,
So, pwede na kayong magsulat kung ano yung sagot or ano yung isusulat nyo. Okay? So, halimbawa, ayan, dito tayo sa taas. Nakikita nyo parang pencil. Okay? And then, yung letter A. And then, press natin yung screen and then, lagay na natin yung sagot natin. Halimbawa, yung kanina sa music. Beats. Okay, kunyari, tapos na ako. So, the same thing pa rin sa upper right, yung 3 dots, save. Ayan. So, nandiyan na siya. Automatic, diba, meron na siyang PDF format. Okay, then, wala na tayong itadagdag. So, turn in. Isasubmit mo na siya. So, submit kasi meron tayong in-submit, meron tayong in-remove, ganun. Pero kung wala, as in, first image yon, pag turn in na yon, automatic ang status mo, work submitted na. So, this time, meron siyang resubmit kasi tayo ay nag-remove, nagdagdag, kaya resubmit. Inulit lang natin. So, resubmit. So, pag kindik na natin yung automatic, ayan na, nakalagay ni status work submitted. Okay, so, ganun lang siya kadali. Okay, so, I hope na katulong tong video na to para sa mga beginner or first time user ng Google Classroom. So that's all. Thank you. God bless.